Son of Jasmine Jagan, and this is my pa-welcome back ba sa akin to, the return of the comeback, ayan. Wait lang, kasi you know naman yung mga happenings in my life. Sisikapin ko na mag-vlog today kasi since my big star na nagbabalik, syempre big star, hindi ako yon. Kasi starlet ako. Hindi, wala akong masyadong nagawang projects, wala akong masyadong movies, kasi starlet lang ako. Kumbaga, ako'y tumatakbo ng hubutubad sa mga bubungan, yung mga ganon. Parang literal na ganon. Pero ngayon kasi, may isang big star na nagbabalik. Pakipokus ngayong big star. Yes! So, ayan. Di ba nasasalita na ako, wala yung camera? Kailan ba ako nasasalita, wala sa akin yung camera? So, ayun na nga, nakita na natin si Sir G. Marteja. Ayan, si Sir Gilbert Marteja. Nagbabalik siya. From, ano, nasa peak kasi siya ng career nung umalis siya. Ang daming project, ang daming lindol. Nagkaroon pa ng gera sa Russia tsaka sa Ukraine, pero still namali si Sergio ang pagbabalik. So maraming mga questions ang bumabalot sa pagbabalik, at kasama ko ang manager. Hi po. Kasi kagina may face mask mo. Ayan, manager pa lang. Manager pa. Correct. Ayan, kasama ko ang aking Ashti. Correct. Manager pala, grabe ang background ni Margaret. Beauty Queen 1969. Diba? Gloria Diaz. Gloria Diaz. Ang kauna-una ang kalaban ni Gloria Diaz. Diba? Nagpaubaya lang siya. So, bilang manager ni Sir G sa pagbabalik niya, bakit ba nagbalik si Sir? Kasi ang tanong ng mga bashers, bakit bumalik pa siya? Ganyan kasi, yung mga issue na, bakit bumalik pa yan? Ano problema niya, di ba? Bakit bigla na lang na nagbabalik siya? May gusto ba siyang patunayan? Ganyan. So, Ashi, yan. Okay, actually, hindi naman siya umalis. Talaga nagbakasyon lang dahil may pandemya tayo. Okay, ngayon, nagbabalik na siya kasi ipagpapatuloy niya ang kanyang personal career at saka personal na buhay. Yun lang yun. Wala na. Personal na buhay at saka personal na career niya. So, magbabalik na ang higante. Oh. Oh, so, ayun na, galing sa manager na talaga magbabalik na pala. Ayan, sige. Ilapit mo pa yung cam para kitang-kita yung mukha ko na laki, di ba? Nakagigil yung camera. Umaanggulo na nga ako para payat to. Ayan. So, ayan na nga. So, ito na, magbabalik na raw siya kasi maraming projects ang naka-align sa alaga ni Ashley. Di ba? Ang unang-unang project ni Sir, parang my prodigy. Ano ba yung ano niya? Anong pelikula ang gagawin ni Sir G ngayon? Magic Kingdom 2. Diba? Yung role ni Anne Curtis, siya yung gagawa. Remake. Yun. So, ayan na. So, focus natin si Sir G. Babangon siya. Wala naman siyang dudurugin, Ashley. Una sa lahat. Wala naman siyang kaawit. Wala siyang dapat durugin. Kasi, kumbaga, lahat ng tao kailangan magpahinga, di ba? Pinili lang ni Sir G na manahimik, ganyan, kumbaga manahimik mag-moment, di ba? Bilang big star naman talaga siya. So, andito yung mga... Sa ngayon, babasagin niya na yung mukha ng katabi niya, hindi. Yung... ang kanyang pananahimik. So, nag-invite tayo ng mga different networks. Nandito ang GMA, ABS, TV5, RPN9, nagsisimula na ulit sila. And then Netflix, nandito na tayo lahat-lahat. Yeah, so... Unang tanong, magagaling sa GMA, kay Ma'am Giray. Ayan, Ma'am Giray, pakita ka ng face mask. Okay, first, unang-una at nag-iisang tanong. Yung dito ko ang laki. Sir G, ngayong nagbalik ka na, kumusta na yung pagpapahinga mo? Kapalagay na ba yan? So, ang isang tanong ng reporter galing sa GMA 7 na si Sandra Aguinaldo, joke lang, si Ma'am Giray, na, Sir G, nagbabalik ka na, kamusta? Ayan. So far, so good, na-overcome ko na yung aking anxiety tsaka yung aking chronic depression from anumang pinagdaanan natin, I won't specify. Pero okay na ako so far, medyo pumayat lang, pero sa ngayon, gaining weight, nandun ako sa program ng gaining weight. Ayan, Ma'am G. Nice. So, ayan na, bilang host ng program, unang-una sa lahat, ang lalim ng term na ginamit ni Sir, chronic depression. Parang narinig ko lang yan sa mga Ayala, ganyan, Gokong Wei, mga Kuwangko, ganyan. Pero siya, bilang isang Sir Gilbert, nasabi niya na chronic depression. So, yun, nagbabalik siya dahil na-depress nga si Sir. Kasi ba, kasi syempre lahat naman nabigla, di ba? Sobrang nabigla si Sir na from big star to starlet. Pero ngayon, to starlet, to big star again. Ayan. Siyempre, hindi ko na makalevel si Sir. Starlet ako, di ba? Siya big star talaga. Ayan. So, ayun na. So, yung isang question naman, so, galing naman sa ABS. Ayan. Wala na Ma'am Ruth? Yes. Hi.
tanong ay, ano talaga ang waistline mo? So, marami nagtatanong, sino ba si Ma'am Ruth? Hindi nga namin kilala yan, di ba? Sino ba siya? Bakit ngayon lang namin nakita yung mukha niya? Tapos, ang tanong niya, ganyan, di ba? Parang wala pa siya napatunayan sa showbiz world, ganyan. Biglang nandito siya sa AP department. Bakit teacher po, bagong starlet ng department namin, si Ma'am Ruth. At ang tanong niya, seryosong tanong, anong waistline? Kasi wala pa siya masyadong alam kay Sir G, since bago lang siya sa grupo, di ba? Hindi, yun yung napansin niya. Anong waistline ni Sir? Siguro 12. Ako nasasagot, 12. Asi, di ba? 12. Alam niyo, yung leg namin, malaki pa sa bewang niya. Ganun yung level. So, andito na tayo. So, nandito na po tayo sa... Tapos na ang TV5, tapos na ang GMA, ang ABS. So, nandito tayo sa Netflix, di ba? So, si Ma'am Jen, ang bagong coordinator ng AP. Kasi nung nawala si Sir G, sobrang narattle yung network kung sinong papalit sa naiwang trabaho ni Sir G. Ganyan, kasi talagang kawalan si Sir G. Even yung sa mga nagwawali sa school, na ano, nagulat kasi sino na lang ang gagawa nito. Kasi lahat talaga ginagawa ni Sir G. Diba, pati pagpapalitada ng mga semento, yung mga ganyan, pagtatapal ng bubong si Sir G. Pati pagbabantay sa guard, nauna pa siya pumasok sa guard, ganyan si Sir G. Pato na, yung... Asko ka tumama. So, eto na yung next question, magagaling sa coordinator ng Araling Panlipunan. Yes, Ma'am Jen Paso. Okay, good afternoon. So, Sir G, my question is, sa pagbabalik mo po, ano yung best thing na natutunan mo po? Natutunan ko from the experience. Yeah. Yung pinagdaanan ko ng anxiety at chronic depression. Siguro ang natutunan ko kasi nag-decide ako to give up kaya kong palang i-give up kung ano man yung limelight na meron. Yung trabaho, kung ano ang meron ako, na-try kong ginive up ko talaga yun eh. Siguro ang natutunan ko, yung manahimik, huwag masyado sa social media. Siguro, i-strengthen yung sarili. Kailangan ko kasing, kung ito ang faith ko, kailangan kong hawakan yon at hindi maratel. Siguro kasi naratel ako sobra talaga. Medyo hindi ko sasabihin lahat, pero naratel ako ang family ko, may issues ako with my family, may issues ako with trabaho. Siguro yung pinagdaanan kong yon, ang natutunan ko talaga is to keep myself private pa, mas more privacy, tapos more time para sa family ko, pagbabalansin ng oras sa trabaho at sa family. Priority dapat ang family. Siguro, spaces. Kailangan ko ng maraming spaces. Pag ang trabaho ay 8 to 5 hanggang 8 to 5 lang. Ang trabaho ay Monday to Friday hanggang Monday to Friday lang. Huwag ka nang mag-extend ng Sabado at Linggo kasi nagiging unproductive yung katawan natin kapag talagang naibaon natin yung sarili natin dun sa trabaho. Siguro, kailangan din natin na mag-enjoy sometimes. Hindi pa na itrabaho. Pwede rin kasi tayong magtrabaho habang nag-enjoy. Siguro, kapitan. Kapitan yung oras na. Yun yung natutunan. Thank you so much, Sir G. So, ayun na nga. Talagang ang dami pinagdaanan ni Sir. Looban, skinita, yung mga ganun. Sobrang dami niya talagang pinagdaanan itong mga pandemic. Pero, ang maganda nito, nakabalik siya at nagbabalik siya kasi ang dami niyang gagawing projects, di ba? Ang dami niya talagang bubuhayin ng mga artista since naging manager din naman siya ng madaming artista sa Ahis, di ba? Yan na nga, ano yung mga masasabi mo or advice sa pagbabalik ng alaga mo, Ashton? Siyempre, natutuwa, hindi lang naman ako. I-describe mo muna yung alaga mo, ito ba yung mataba, mabalbon? Batik-batik. Okay, ano ba talaga mga katangilang alaga mo, Ash? Okay, siya ay, ang aking alaga ay mapayat pero puno ng utak. Yes. Oh, okay. Perfect. Okay. So, ang pagbabalik niya, of course, hindi lang naman ako ang masaya, kundi lahat. Kasi bilang isang katrabaho, bilang isang co-teacher, at least siya ay andyan na naman sa kanyang larangan na pinili niyang profession na pwede niya namang gamitin para mag-inspire ng iba. So, yun lang.
So happy ako na nagbabalik siya at magpapatuloy siya sa pag-i-inspire ng mga estudyante at hindi lang estudyante kundi pati mga teachers din. Thank you. So ngayon, nasagot na ng manager, dumako naman tayo sa mga tanong ng netizens kay Sir G. So first question, ayan. So Sir G, ang tanong ng netizens, di ba? Bakit? Hindi, do lang. Yun lang, bakit? Hindi, ang tanong ng netizens. Tuloy-tuloy na ba ang pagbabalik ng isang Sir G? Ayan. Sir G? Kung tuloy-tuloy yung pagbabalik, hindi naman tayo umalis. Nandyan lang tayo sa paligid. Nandyan lang tayo nakamasid. Pero yung appearance in public, siguro, pag kinatanong mo kung tuloy-tuloy, mamimili lang muna ako siguro ng appearance. Pero pag nag-pursuit yung face-to-face classes, might be makikita mo ako every now and then. Pero iwas ako ng konti para hindi naman ako na-intriga masyado. Okay? Parang, so ayan na, lahat ng mga tanong nasagot na sa pagbabalik ng Sergi. Unti-unti na siya magbabalik ngayon sa dating siya. Siyempre hindi pa siya babalik 100% pero sisikapin niya. So dito natin tatapusin ang vlog natin bilang nagpakain si Sergi. Ayan, pakita natin ang pakain ni Sir G. Yes. Bongga. Yes. Napakadami hinanda ni Sir G. Pang 25 persons ang hinanda niya dito. Ayan. Correct. So, ayan. Bye for now. This is Madam Jasmine Jagoin.